Hi guys, good morning. Welcome back to our channel. Today is Monday at holiday ngayon dito, guys. Sa USA it's a President's Day and then dito naman sa amin sa Canada ay Family Day. So for today's vlog, magluluto tayo ng breakfast. Magtayo muna po guys ng rice. And then napiprit ako ng tatlong itlog side up. At saka ito guys, yung Swift Premium Cook Ham. Ayan. So, luto natin mamaya. Mag-sign muna po ng rice para habang nagluluto tayo ng ulam, naluluto din yung itong rice. Baka mamaya unahin ko yung unahin kong gutuin yung ulam tapos pag naluto na wala palang kanin. Merong pinakuluan si Michael dito. Timpla muna tayo ng gawa tayo ng tsaa. Lipton. Yung yellow level. Yung niya. So ito yung iniinom ko sa umaga. Umaga tsaka gabi. Pagkatapos kumain ito sa gabi, umiinom ako. Yan muna ito. Ayan. Inom tayo guys ng tsaa. And then, magluluto tayo ng ulam. Walang pasok ngayon si Michael guys, kaya magluto tayo ng breakfast. Kasi ako kapag weekdays, hindi na ako nagluluto ng kanin ko, mga lang. Minsan lang, ganun, mga crackers lang yung kinakain ko, tapos tsaa or gatas. Pero pag andito si Michael, magluluto tayo guys. Kumulutuhin natin yung yung meal. Ayan, buksan natin. Paano ba ito buksan? Ganyan, baliktad. Okay. So, ang kanyang susi. Susi ng dilata. It's thick. Hindi siya guys. Hindi siya matanggal. Nakadikit siya. Kaya hindi siya matbuksan. Kaya yung na lang ang gagamitin ko guys. Yung can opener. May sabaw. There. Ito guys yung laman niya. Ito na pala guys yung sinasabi kong nagtanim ulit ako ng sibuyas. Ayan, pwede na rin itong gupitin, i-harvest natin. And then, itong mga dahon niya, i-freeze natin, ilagay natin sa freezer para pag nangailangan sa pagluluto. Ayan, nakat na siya. So, i-harvest ko ito ngayon and then ikakat ko siya. Ayan ang dami. Ito guys, itong dalawang malalaki, ito yung galing sa ayuda na binibigay nila sa amin. Tapos itong maliliit, ito yung binili ko noon. Ayan. Ganda diba guys? Ayan. So ito din guys, nanggaling sa ayuda. So pinaugat ko lang siya sa tubig. Ayan, maliit na container. Yung lalagyan ng mga sauce, mga ganun. So, ayan. Nagdahon din siya. So, ang ganda niya. Ang lusog niya, guys. Ayan. At ito din, kung maalala nyo, guys, ito yung hinarvest ko noon na natanim ko. So, pinaugat ko rin siya. At ayan, may tumubo na. So, pwede na natin itong i-transfer. Ito yung iba kong tinanim, guys, dito sa ating pot. Ayan. So, itanim itong nakuha ko. Itanim ko dito. Ayan.
para mayroon tayong pagkukuhanan ng uulamin. O di kaya isahog. Ayan. Madali lang itong mabuhay, guys, kasi ano, gustong gusto nila yung matubig ba. Ayan o. So everyday ko siya dinidiligan kasi ano, ito yung heater namin. So naka ano siya, nakapatong dito sa heater. So everyday ko siya dinidiligan, ayan o. Ayan. Tapos ito yung tanim kong bell pepper last year pa. So hindi ko siya binunot. So andito lang siya kasi okay pa naman siya. Ayan. Meron pang ano pakinabang. Actually meron itong anong tawag dito, yung asan na yung bulaklak. Aga. Ayan. Ilang beses ko na itong napagkuhanan ng ano ng dahon niya. Ayan, kahit hindi na siya mamunga kasi ano kada linggo or every other week may binibigay silang bell pepper sa amin. So kahit hindi na ito mamunga, kahit yung mga dahon-dahon na lang, ayan o. Kasi kapag bumili ka sa ano sa store, ano siya, mahal. Ayan. Tapos ito yung other na kamote na tanim. Tapos may isang tumubong ampalaya. Ayan o. Yung iba hindi na tumubo, guys. Ewan ko ba kung bakit. Yan, ganyan lang siya. Basta nilagay ko na lang siya dito. Bahala na kung may tumubo. Ayan, tapos dinidiligan ko siya every other day din. Ayan. So, kamatis na lang ang ano, ang kulang. Kapag malaki na ito, guys, pwede ko nang ano, kahit hindi ko na to gamitin, pero maliliit pa sila, so ganito ko siya diligan para hindi maano yung lupa. Lalo yung mga bagong tanim. Ayan. Isang ganito lang isang araw, kada araw, guys, isang ilang litro ba ito? 739 ml. Na tubig. Ayan. So, bukas na naman ulit. Ayan, guys. Ikakat ko na itong ano, sibuyas. Para tumubo ulit. Ayan. Tapos, hugasan kong mabuti. And then, slice na po siya. Ayan. Ang bango niya, guys. Maliit pa. Ito. Masarap ito kung ano. Ilagay sa kapag ano, nagluto tayo ng arroz caldo. Ayan. Or lugaw. Ayan. Or yung mga pwede itong pansawagsa or pwede itong lagyan ng ano ng anong tawag dito, yung itlog ba, yung itlog, tapos lagyan mo ng ganito dahon ng sibuyas. Nakaw, masarap. Ang lusog niya, guys, oh, tingnan niyo, oh, ang lusog. Malaki kasi itong sibuyas kaya ganito siya, malusog pa. Tapos yung lupa na pinagtaniman ko noon, eh, same pa din. Hindi ko siya tinapon kasi sayang. Tapos mahal pa. Mahal pa yung, ano, mahal yung lupa dito. Yung soil. Ayan. Good thing na, ano, meron tayong paglagyan ng ganito. Pagtaniman, kahit sa loob lang ng bahay, guys. Ayan, makakatipid tayo konti. Kapag bumili tayo ng ganito sa ano, sa market, masyado siyang mahal.
So, ayan. So, ganito yung hitsura niya. Ayan. So, didiligan ko siya. Mayroon tumubong ano. Tumubong kamote. So, hayaan ko lang siya dyan. And then, siguro mga dalawang, ano, tubo pa ito. Dalawang tubo pa. Tapos, ano, wala na. Kasi empty na yung sa loob niya. Ayan. So, didiligan ko siya. And then, tapos ito, yan, tapos ito, ikakat ko din siya para tumubo ulit. Ang lusog guys, oh. Ang gandang tingnan. Ayan. Mas malusog pag ano, pag sa tubig siya nilagay. Ayan, oh. So, yeah. Cut ko siya. O, diba di... nakatipid tayo sa ano pangbili ng ganito. Ayan, ang lusog. Ganito yung ginagawa ko guys kapag may tumubo na sibuyas, tinatanim ko kaagad. Ayan, para di sayang. So, ito na yung naani natin. Nakat kong ano, dahon ng sibuyas. Ayan, marami-rami na rin ito guys kapag na-slice ko siya. Ayan. So, yun lamang guys ang ating vlog for today. Thank you for watching. Ito ng ating ulam guys. Ang ating brunch. Luto na. At saka meron akong sausawan dito na bagoong na may lemon at saka the spicy thing chili. Ayan, durugin natin para ano mag-spread yung anghang niya. Ayan, kain tayo guys saka yung ano natin yung chaa. Tsaka ito naman si Michael ay ang kape. Second cup. Well, there's lots of warning signs.